ang nakaraang taon para sa ating mga Naboteño, marami pa rin tayong ipinagpapasalamat. Nariyan man ang pandemya at sunod-sunod na sakuna, nananatili tayong matatag at puno ng pag-asa. Buhay na buhay sa ating lungsod ang diwa ng bayanihan at ramdam na ramdam ng ating nag-uumapaw na pagmamahal sa ating mga kababayan. Sa pagsisimula ng bagong taon, balikan natin ang ilan sa mga proyekto, programa at serbisyong naisakatuparan at naihandog ng pamalang lungsod noong 2022. Narito ang top 22 accomplishments sa unang taon ng ating pagbabalik bilang ama ng lungsod ng Nabot. May bagong 15 beds sa lower ground floor ng ospital, kaya mas marami pang Naboteño ang magpapagaling at napaglingkuran nitong 2022. Meron ng CT scan machine ang ating ospital, kaya di nalalayo ang mga Naboteño'ng nangangailangan ng ganitong medical na serbisyo. Ang unang palapag ng Chinese-Filipino Business Club Vocational Training Center ay nirepurpose natin para maging cold room at paglagyan ng mga bakuna laban sa COVID-19. Tuloy-tuloy ang laban natin sa pandemya at pasigurong hindi na maparalisa ang buhay ng mga Naboteño. Sa kabuuan, umabot na sa mga sumusunod na bilang ang ating nabakunahan. Sa nakalipas na taon, umabot sa 44,187,223 pesos ang naiparating na tulong sa mga kababayan na may sakit at dumulog sa ospital. Ito man ay emergency, inpatient, or outpatient. Mataas na bilang ng bakunadong Naboteño, mula bata hanggang matanda, sinigurado nating protektado sa sakit sa pamamagitan ng bakuna. 11 bagong 4-story school buildings na may total na 128 classrooms. Bago magbalik sa in-person classes ang mga mag-aaral na Naboteño, nasigurado natin na may karagdagang mga silid-aralan na komportable at ligtas nilang magagamit. Namahagi tayo ng smart TV at ceiling fans sa mga pampublikong paaralan at laptops sa mga guro sa elementarya at high school. Mas dumami ang ating mga eskolar ng bayan. Noong 2022, may kabuuang 3,539 Naboteño scholar ang nakapag-aral mang libre sa loob at labas ng lungsod. Bagong mga graduates at let passers mula sa Navotas Polytechnic College. Sinimulan na ang construction ng additional school buildings sa 9 na pampublikong elementarya at high school sa ating lungsod. Mas mabilis ng pag-apply at pagkuha ng building permit at certificate of occupancy dahil isang opisina lang ang pupuntahan sa pagproseso nito. Nasa 846 na TechVoc trainees ang nakapagtapos sa Navotas Institute at nakapasa sa assessment and certification ng TESDA noong 2022. May 50 na rehistradong mangingisda ang nakatanggap ng libreng fiberglass boats na may 15 horsepower motor engine at 91 naman ang nabigyan ng iba-ibang lambat. Pang 69 na pumping station ang pinasinayaang BBS3 sa C4 Road, kaya maasahan natin na kahit sa panahon ng habagat, bagyo at high tide, maiiwasan natin ang pagbaha o mabilis itong huhupa. Pag-aayos ng Navotas City Central Fire Station at Tangos Fire Substation. Mas maraming fire trucks na ang kasya sa dalawang fire station at handa na itong rumesponde, hindi lang sa sunog, kundi maging sa baha at lindol. Mas naging mabilis at sistematiko ang pagkuha ng basura at napalakas pa ang Sustainable Waste Management Program ng lungsod. Drug-cleared na ang 12 barangay ng lungsod. Nadagdag sa listahan ng mga drug-cleared ang Barangay Danghari. Nasa 1,743 ang nahuli ng Navotas PNP.
sa ilalim ng saklolo para sa mga Naboteñong kulang ang natanggap na second tranche SAP program na bigyan ng 4,574 pamilyang Naboteño ng 3,000 pesos bilang kapupunan sa kulang na halaga sa kanilang SAP second tranche. Naghandog tayo ng iba-ibang pandemic recovery programs. Ginawaran tayo ng awards and recognitions mula sa iba-ibang ahensya ng pamahalaan. May bonus pa! Nasa iba-ibang estado na ng konstruksyon ang major infrastructure projects sa ating lungsod. Marami pa tayong gustong gawin at pangarap na marating sa ating lungsod. Simulan natin sa pagkakaroon ng masaya, malusog, mapayapa at masaganang bagong taon. Saya all, angat all pa rin sa 2023.